Yung mga idol, kumusta po kayo? So, magkatayos na po tayo dito sa may CR. So, bago po natin ito umpisan mga idol, ililayout na natin to. So, bago po natin umpisan itong sidings ng CR mga idol, ililayout muna natin yung flooring. Dito, nagpapo na rin tayo dito. Tapos dito, may nilagay na rin tayong tanse. Tapos naglagay po tayo ng 30x30. Kasi 30x30 yung gagamitin natin dito sa may flooring. Dito naman sa sidings natin mga idol, 30x60 po yung gagamitin natin. So dito mga idol, buo po yung ilalagay natin dito. Para doon sa dulo, doon na po tayo magsisiroho. Tapos dito sa mga gilid. Pero dito mga idol, sa may gilid dito. Tapos dito sa harap, buo po yan. Pwede rin tayo mag-umpisa dito mga idol, dito. Pero yung siroho niya mga idol, dito lang po yung siroho. So parang pangit pong tignan mga idol, kaya dito na lang tayo mag-uumpisa. Dito na lang tayo maglalagay ng buo. So susukatin muna natin 'to. Dahil 30x30 yung gagamitin natin, susukat po tayo ng 60 cm para kasya po yung dalawang 30x30. Yan po mga idol, 61.5. Bakit 61.5? Kasi mga idol, nag-allowance po tayo doon para sa may topping ng tiles natin. So adjust po natin to, kukunin natin yung 60. Yan na po yung tiles tsaka yung palaman ng tiles mga idol. So, ang susunod na gagawin natin mga idol, para maumpisan po natin doon, dito sa dulo, tapos dulo, babatakan po natin ang tanse ito, papunta doon, para makapag-umpisa na po tayo dito. Yan, diretso. Babatakan na po natin ito. So pagkatapos po nating batakan to mga idol, babatakan din natin to mula dito sa dulo, tapos dulo dito, tapos bubuhitan po natin doon. Okay na po to, nabatakan na po natin to. Ito na po yung guhit. Tapos doon sa kabila. Yan. Nilagay lang natin tong flooring mga idol para makuha po natin yung eskwala ng CR. Tapos kumuha na rin tayo ng 30 cm dito mga idol. Kasi paiga po yung gagawin natin. Paikot. Yan. So umpisa na po natin to mga idol. At para matik yung tiles natin mga idol, papayagan muna natin ng adhesive to. Kailangan po natin pahiran ito mga idol para madikit po yung tiles natin dito sa may palitada. Pag naikabit na natin mga idol, susukatin natin to mula dito sa may flooring dun sa nilagay nating layout. Tapos dito, dapat siguradong nasa hulog ito mga idol. Kasi once na nagkamali po tayo, damay-damay na po yung ating pagkakabit. So kailangan mga idol, dapat nakahulog ito. Tapos gagamit po tayo ng level bar. So yun mga idol, okay na to. Naitapat na natin dun sa may guhit. Yan. Tapos gagamit po tayo ng bara. Para pag naglagay po tayo dito sa pangalawa, pangatlo, ay parehas po yung kapal ng tiles natin. So nakatutok na dito mga idol. Tapos dito. Yan.
dapat kung anong kapal dito mga idol. Parehas dito. Pero dito mga idol, oh, masyado lang makapal dito. Kaya pupukpukan po natin ng konti doon. Papalubog natin ng konti doon para pare-parehas po yung topping ng dels natin. So ganun lang mga idol, no. Pagkatapos po natin ikamit to, kung anong kapal dito mga idol, dapat parehas na din dun sa dulo para pare-parehas po yung palaman ng tiles natin. Okay lang po mga idol, dapat nakasample po lagi itong bara natin, no, para dire-diretso po yung tiles po natin dito at para pare-pares yung magiging kapal ng palaman. Palaman? Loko. Tapos maglalagay po tayo ng spacing dito mga idol, kasi yung ilalagay po nating tiles natin dito sa may flooring magbibigat din po siya mga idol. Kaya naglagay po tayo ng spacing. Ayan. So ganoon lang mga idol, no. Pagkatapos po natin ikabit to, kailangan po natin ng bara. Tapos susunod to, gagamit ulit tayo ng bara para pare-pares po yung maging palaman ng tiles po natin. Gunggong, marinig kita sa mukha eh. So ito yung binatakan natin mga idol. Kaya maglalagay muna tayo ng buo dito bago natin ilagay itong siroho. Pwede rin po tayo magumpisa dito sa may siroho mga idol kahit mauhuli ito. Pero pag inuna po natin itong siroho, tapos ikagabit po natin ito, magkakat na po itong buo mga idol. Tapos makikita po yung pinagkatan niya. Kaya mas maganda dito tayo mag-umpisa. Tapos yung siroho dito na lang. Para yung pinag-grinderan hindi po makikita doon sa pintuan. So magiging ganyan siya mga idol, hindi makikita yung siroho dito. Kasi pag kinabit na po natin to, tapos dito tayo magkakat, magiging ganito mga idol, makikita. Yan. So mas maganda mga idol ganito, para hindi masyadong makita yung pinagkatingan. Dahil mahaba po yung bara natin mga idol, pwede rin tayong gumamit ng talsi para mapatakan po natin ito. So okay na dito mga idol. Kung anong kalaki ng siroho dun mga idol, parehas na rin dito. Kasi nasa eskwala naman ito mga idol. Kasi pag dito pa tayo mag-uumpisa, baka pagdating na natin dun, baka hindi na tatapat dito sa may taas. Baka madaya ng konti, hindi na po siya pantay-pantay. So uumbisa na po natin dito sa may siro na kagad, tapos diretso na, papunta na dun. We'll be right back.
Tapos gagamit po tayo ng tiles para may eskwala po natin. Pagkatapos po natin yung eskwalahin to, my God, gagamit na naman po tayo ng bara papunta doon. Yan po mga idol, kaya na to. Yan. So ang mahirap lang dito mga idol itong una. Pero pag napalibutan na natin to, patong lang tayo ng patong dito. So, okay na po ito mga idol. Kung ano yung ginawa natin dito, pare-parehas lang sa mga susunod. Kasi natapos na naman natin itong mahirap. So, patong lang ng patong ito mga idol. Okay na ito mga idol. Umpisa na tayo sa flooring. So bago po natin umpisan yung flooring mga idol, ikakalit muna ni Kuya Edie yung bed frame dito sa may harap ng pintuan. Ito. Tapos nagpapa-okay na rin tayo dito para may lagay na natin yung PVC papunta dito sa septic tank. Yun yung gwapo. Nagsipilo ka ha? Dilaw na ipin mo! Boy! Kumusta? Kumusta? Okay lang kahit ang over. Hoy! Natutulog ako na agad siya ako sa buwang radyo! Baliw! Okay na ito mga idol. Yan. So mula dun sa layout natin nung una mga idol, kumuha tayo ng 60. Yan, 60. Tapos binatakan natin papunta dun. Yan. Tapos dito, maglalagay tayo ng tansi dito. Tatapatan po natin itong bikat. Tapos dito, sa kabila. Yan. Kaya nakuha na natin kagad yung eskwala. So dito muna tayo mag-uumpisa magkabit. Mauuli na ito mga idol. So nakaklebi na ito mga idol. No? Kasi andun yung floor drain. Tapos to mga idol, itong isang floor drain, wala na po yan. Tatakpan na lang natin yan. Dry pack pa rin po yung gagamitin natin dito. Thank you.
at shoutout kay JR Castellon. So yun may idol, okay na to. Yan. So nagtapat-tapat na po yung mga bigat niya. Yan. Tapos to. Yan. So ganun lang mga idol, no? Para tumapat yung mga bigat-bigat niya. Yan. So kailangan mo nang i-layout tong flooring bago tayo mag-umpisang magkabit dito sa may sidings. So yun lang mga idol.